classic gears, this was a very interesting to watch with my intrusion. So for today's vlog mga kakakit gears, what if your plan is not God's plan for you? Yes mga kakakit gears, alam natin kapag nagpaplano tayo, kadalasan hindi natutupad o yung mga binabalak natin is hindi nangyayari sa buhay natin is planado ni God from kapanganakan natin hanggang sa kamatayan natin is nakaplano kagustuhan ni God. And nakaka-frustrate kapag yung mga plano natin sa buhay is hindi natutupad or kumbaga may nagiging balakin. May share ako sa inyo isang kwento mga kanakit news. Actually, itong isang friend ko and nakachat ko siya last week. And itong friend ko na to is yung mag-abroad as caregiver. So, pagaya ng ibang mga applicant, undergo siya ng normal process. Yun. Kaya lang, dahil sa gusto niya nga mapabilis yung kanyang proseso, is kumbaga, pinabilis niya rin yung mga paglalakad ng mapapeles niya. And talagang gumastos naman siya talaga ng malaki yung mga parapitis. Ang sabi niya kasi is nung first batch daw is hindi siya nakasali. So, pinaplano niya na makasama sana ngayong second batch. Kung makikita natin mga parapitis, plano niya na pumunta ng ibang bansa. Sana. Kaya lang, yun nga, sa first batch, hindi siya nakapunta. And ang sabi niya, naiinis na nga daw siya. Kaya lang sabi ko naman, advice ko sa kanya is, wait, kung talagang para sa'yo yan, dadating at dadating yan, in God's perfect time, maghintay ka. And be patient enough na maghintay para sa time mo. Kasi diba, kung ikaw naman ikumikilos, kuha mo yung, at dapat mong gawin, I'm sure naman na makukuha mo kung ano yung dapat mong makuha. Just like getting your dreams. Kapag ang isang tao ay nagpupursige sa buhay at ginugusto ang isang pangarap, walang kapupuntahan yung mga karakitis kung hindi ang makuha niya yung kanyang pangarap. Yun nga lang, hindi natin alam kung hanggang kailan niya dapat gawin na magpursige or kung hanggang kailan matutupad yung kanyang pangarap. And then, ano nangyari na hindi siya nakasama sa first batch because of, alam yun, may mga instances na mayroon mga, bawa, may mga ibang OFW tayong mga nakikilala na sinasabi na hindi sila nakapunta ng ganitong flight, hindi sila nakahabol sa ganitong flight ng ganitong oras na delay yung kanilang mga ano. Pero nakikita natin mga kanakatis kadalasan yung mga aberya. Like yung dapat nilang sasamahan sa ganitong oras ng flight is na disgrasya yung planong sinasakyan. Si God gumagawa siya ng paraan kung paano niya tayo kumbaga maililihis sa aksidente. Kung halimbawa hindi mo pa naman oras, gagawa at gagawa si God ng paraan para hindi ka ma-aksidente at hindi ka agad mamatay. Or meron siyang ibang plano para sa'yo. Sabi nga, di ba, kung hindi ito yung plano para sa'yo, merong mas magandang plano si God para sa'yo. Kaya maghintay lang tayo. Pero sumunod tayo sa proseso, sa mga normal na kailangan gawin. Yun na yung kailangan natin gawin. And God will do the rest mga karakitis. Basta magtiwala lang tayo sa kanya. So that's it for today mga karakitis. I hope you like this short video. Na in-advise ko din sa aking kaibigan and sa mga tao naman na naghihintay ng mga time ninyo. Like kung pupunta kayo ng ibang bansa or meron kayong mga pangarap na ginugusto mo kami, maghintay lang kayo at maniwala kayo na ibibigay sa inyo ni God yan in God's perfect time. Nakatiyari mo nila kayo say, let's appreciate life. Make every day as if it is your last day, mga karakatins. So, bye-bye, Rahman.